Magandang araw po sa ating lahat. Welcome dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Ito po ang inyong lingkod, Brother Pastor R.A. Fuentes ng Friendly Homes New Testament Bible Baptist Church. Ating pagtatalakay ngayon pong araw na ito ay patungkol dito sa tanong na sino ang nag-compile ng Biblia o kaya sino ang gumawa ng Biblia. Meron po tayong panunuori na video. Ito po ay si Sir Darwin Gitgano na isang katolikong pari at meron po siyang sagot at ito po ay side by side natin pag-aaralan. Wala po tayong na issue at wala po tayong hindi po ito para siya po ay mapahiya. Ito po ay gagamitin nating video para po sa criticism and religious educational purposes lamang. At hindi po ito ay at aking personal, ito po ay para lamang sa pag-aaral, comments at criticism. At meron din po tayong disclaimer na wala po itong copyright infringement. At ito po mga kapatid, panuorin po natin at isa-isahin po natin itong sinasabi dito mga kapatid. Mga kapuntos, magandang araw po. At welcome naman sa ating punto por punto. At sabi po ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Francis Piligno. Ayon po sa ating pagsasaliksik sa Facebook page pa rin natin po, Kapuntos na Padre Darwin. Ito po ang tanong, galing kang Kapuntos Mel Mingorio Marcaida. Father Darwin, may isa pa akong kahilingan. Pakitapit naman po kung sino talaga nag-compile ng Bible. Pakisagot po ang katanungan. Maraming salamat kapatid at kapuntos. Ito po ang ating paglilinaw kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang bumuo nito? Alright. Una sa lahat ay hindi po natin tinatanggap yung sinasabi. Ito po ay kanyang opinion na ang scriptures ay hiwa-hiwalay. Hindi po tayo naniniwala na ang scriptures po ay hiwa-hiwalay dahil una sa lahat, ito pong Old Testament ay meron na pong natapos na Old Testament. Na pagkatapos ng Old Testament po, merong New Testament na naisulat. At hindi po tayo naniniwala na ito po ay hiwa-hiwalay at tapos pinipili yung mga aklat kung ano ba dito. Dahil tayo ay naniniwala na ang nag-canonize o kaya yung talagang nagbigay po ng salita ng Diyos, kung ano ang kanyang salita, ano ang hindi o alin ang hindi, ay ang Diyos mismo. Walang ibang mag-canonize sa Biblia, mga kapatid. Itong Biblia na ito ay meron, una sa lahat, ang Old Testament ay meron po itong binigyan ng sino-sino po yung mga magkikip dito o kaya binigyan po dito, entrusted dito po. Romans 3, ito mababasa natin. Dito sabi, what advantage then hath the Jew or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Alright? So yung mga Old Testament scriptures, yung Tanakh ng mga Hudyo, mga kapatid, ay kumpleto po yun, hindi po yun nagkalat. And by the way, gusto ko pong ipunto na meron na pong Septuagint Bible. Yan po ay translation ng Hebrew Bible into Greek language. At yan po ay translation ng Tanakh, yung 24 books ng mga Hudyo. Kaya una sa lahat ay hindi po yan hiwa-hiwalay. Now, tingnan po natin ang New Testament, mga kapatid. I want you to know na ito po ay mali na pangangaral. Yan po ay opinion na ang Biblia daw ay hiwa-hiwalay. Okay, dahil pagkatapos na isulat ang mga salita ng Diyos, ito ay kinikip or ito ay talagang iniingatan ng kanyang mga katawan. I mean, hindi katawan, kundi ng kanyang mga alagad at mga tao.
Ha? Hindi po nagsulat ng Biblia at ito po ay itinapon sa kung saan-saan. Ito po mga kapatid ay talagang iniingatan. Kaya nga marami pong mga nagkumokopya po dito. Unahin natin itong dito po sa aklat ng gawa. No? Gusto lang nating ipunto na mali po na sabihin na hiwa-hiwalay ang Biblia. By the way, ang terminong Biblia, no, yan po ay yung Bible ay galing po sa salitang Biblion, no, na ang ibig sabihin ay books, kaya mga aklat. Now, pagka ang tanong ay sino ang nag-compile, sino ang gumawa ng Biblia, eh kailangan natin na linawin kung yan ba yung 66 books, yan ba yung Old Testament lang o New Testament lang, yan ba yung 72 books. Ayan, dapat na linawin natin. Pero ating pag-uusapan ngayon, una sa lahat, ito pong buong Biblia kasi yan. That is the Old and New Testament. So ito yung ating pag-uusapan. Now dito, I want you to know na dito po sa Acts 15, noong sila'y sumulat, ha, sumulat po sila ng isang epistle dito para po sa church sa Antioch. Ito po ang nakasulat. Okay. Dito po sa, let's see. Okay. Ayan. So, pagkatapos nila itong naisulat, meron pong nagdala. Tapos sabi, ito pong inutusan ay, so when they, ito basahin na lang natin sa Tagalog para at least yung mga Tagalog ito. Kaya nga, nang sila'y mapayaon na, ay nagsisulong sa Antioquia. At nang matipon na nila, ang karamihan ay kanilang ibinigay ang sulat. The moment na ito po'y maisulat, ito po'y maibigay sa mga alagad ng Diyos. Kaya hindi po ito nagkalat na kung saan-saan. Tingnan niyo po ang nakasulat dito sa Colossus Kapitulo 4. Tingnan niyo po ang Colossus Kapitulo 4. Meron talagang mga nagdadala ng mga salita ng Diyos na naisulat. Dito po sa 16, ang sabi po, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Exchange lang. Hindi po ito itinapon ng kung saan at wala pong panahon na wala pong lingkod ng Diyos para ito po ay itago, ito po ay ingatan ang naisulat na salita ng Diyos. At the Bible says na ito po ay may kapangyarihan din ng Diyos na i-preserve, i-keep itong kanyang mga salita. Ayan po ay nasusulat sa Awit 12:6 hanggang 7. Meron pa pong isang talata na ating babasahin dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse number 7. Ano bang nakasulat dito? 17. Ito po ang nakasulat. 1 Corinthians, is it 2nd? 2 Corinthians, hindi rin. Okay. Okay, ating ano na lang. Anyway, atin naman itong i-edit. Okay, let's see. Okay. Dito po sa talatang 27, idinadaing. Okay. Alright, meron pa tayong babasahin sa 1 Thessalonians 5:27, 1 Thessalonica 5:27, at ito ang nakasaad. Idinadaing ko na inyo, sa inyo, alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Kaya pagkasulat po yan, iyan ay kanilang babasahin, ipasa sa mga kapatid at hindi po nila itinapon. Kahit man ang Apostol Pedro, alam po niya na meron pong sulat ang Apostol Pablo, kaya anong sinabi niya sa ikalawang Pedro? 3. Dito po sa 16, ang sabi po niya, gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat na dooy sinalita ng ang mga bagay na ito.
So, meron silang naisulat, mga kapatid, no? Meron silang naisulat at hindi po nila itinapon na para bang nagkalat ang mga aklat ng Biblia. Ito mamaya, papatunayan pa natin yan. Ngunit bago po yan, basahin pa natin. Ito ang salita ng Apostol Pablo, 2 Timothy 4:13. Dito po sa ikalawang Timoteo 4:13, ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagpari ni mo. At ang mga aklat, yan, no? May mga aklat. At ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino or parchments. So ano ba ang ibig sabihin ng parchments? Dito po sa Greek po ito na 3200 ay ito ay ang ibig sabihin, Latin origin, sheepskin parchment, di ba? Yung mga susulatan nila dati ay ganyan, no? mga balat ng hayop. So makikita natin, mga kapatid, na meron pong books yan, no? Galing po yan sa salitang Biblion, no? Yung books at saka parchments. So hindi po ito itinapon na kung saan-saan. Ito po ay itinago, ito po ay iniingatan ng mga kapatid at mga lingkod ng Diyos dahil ito ay napaka-importanting salita ng Diyos. Kaya ito po ay isang opinyon na nagkalat ang Biblia na para bang naihalo sa lahat ng mga available na mga aklat tapos pinipili ito salita ng Diyos, ito hindi. Ganun yung lumabas o lumalabas sa kanilang mga implication na para bang pinili sila yung namili kung alin ang salita ng Diyos, alin ang hindi. Yan po isang kalokohan at hindi po yan katotohanan. Tuloy natin. Under nito, sa taong 3rd century, mga kapuntos, sa pamagitan ni Pope Damaso. Ulitin natin, ha? Ulitin natin itong punto na ito. Sa pamagitan ni Pope Damaso. Maraming salamat, kapatid. Ano po ba ang nag-compile nito? Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang bumuo nito at nag-gather nito? Sa taong 3rd century, mga kapuntos, sa pamagitan ni Pope Damaso. Oh, 3rd century daw sa pamamagitan ni Pope Damaso. Yan daw ay doon daw ito na-compile mula noong ito'y nagkalat. Ito daw ay na-compile sa 3rd century ni St. Damaso or ni Pope Damaso. Ito ba ay totoo, no? Isa sa kaibahan, Sir Darwin, sa pari at sa pastor. Maraming opinion ang pari pero ang mga pastor po ay talagang salita ng Diyos at mayroong batayan. Kaya dito ay makikita natin na isa na naman itong blunder sa history. Ha? Blunder po ito sa history, mga kaibigan, dahil si Pope Damasus, siya po ay naging pope that is 4th century. In fact, siya po ay siya po ay naipanganak 4th century na yata, hindi po 3rd century. Tingnan po natin itong si Pope Damaso daw. Meron yata dito Saint, ayan, ito. Pope ito. Sa Wikipedia at sa Britannica ay tingnan po natin. Sabi po dito, ayan, no? Si Pope Damasus I, that is 305 to December 384. Naipanganak daw ito sa 4th century at hindi po sa 3rd century. At siya po ay naging Pope, was the Bishop of Rome from October 366. Okay, 366, that's 4th century. Mga kapatid, 4th century po yan to his death. Kaya, ayan, no? Nakikita po natin na una sa lahat, si Pope Damaso ay hindi po ang nag-compile sa Biblia. Hindi po siya ang nag-compile sa Biblia noong 3rd century. Ay, hindi pa siya naipanganak kung ganun. Dahil kung ito po'y susundin natin, that is 4th century. At dito, makikita natin na ang sabi po niya doon, ay siya daw ay nag-compile ng Biblia. Now, ito po ay isang, ito po ay, hindi po ito totoo. Ha? Hindi po ito totoo na siya ang nag-compile ng Biblia. Dahil
according po sa history talaga, totoong history dito, is that itong si Damaso ay kinomisyon po niya, kinomisyon lamang po niya si, ito po si Jerome, si Jerome po ay kinomisyon ni Damasos, ito po ay kinomisyon niya na i-translate ang, i-revise ang Latin Bible or yung Old Latin Bible. Ito po ay napakalinaw sa mga history books, at yung history books ay tinatanggap natin kung ito po ay talagang meron pong majority consensus, hindi yung pinipili-pili lang natin. Pero again, ang mga historical, itong mga history books na mga encyclopedias ay hindi po ito perfecto. Ngunit, kung ito po ay may meron pong majority consensus na parabang dito ay parehas talaga, halos lahat accepted po na recorded po ito, ay ito ay malaking, hindi pa rin 100%, pero malaki po ang possibility na ito po ay totoo. So what happened, ito po si Damaso, siya po ay dating deacon. At siya po, ang kanyang predecessor ay si Pope Liberius. Bago po yan, naging deacon po siya. Kaya malabo po na 3rd century po kinumpile ang Biblia ni Pope Damasos. Alright? So ngayon, dito ay kinomisyon niya si Jerome na i-translate yung Latin or i-revise ang Latin Bible, no? Una sa lahat, hindi po Romano-Katoliko ang gumawa ng Biblia. Magkaiba po yung gumawa, magkaiba po yung nag-compile. Kung meron pong Biblia na parabang mga manuskrito at saka yung mga sulat na nagkalat, for example, eh hindi po kayo ang gumawa. Kung ang claim ay kinumpile, no, parang ginawang isa na lang na aklat, at yan po ay compilation, ayan, no, magandang termino na compile upang i-translate, pero hindi po yung gumawa. Aha. O ngayon, tingnan po natin itong si Damasus, kung siya ba talaga ay siya ba ay nag-compile ng Biblia, no? Tandaan niyo po. Tingnan natin muna itong ating dito po sa Wikipedia na ito. I mean sa Britannica ito. So here. Okay. Natin ha. Dito muna tayo sa Wikipedia. Sa Wikipedia sabi, known as I was the Bishop of Rome from October. Ayan. Tapos sinabi niya, that determined the canon. Ito po yung sinabi dito. At hindi po tayo naniniwala sa ano dito, no? Hindi po tayo naniniwala na nag-determine the canon or official list of scripture. Yan po, ito po ay questionabling ano, hindi po ito original, majority consensus ng mga ano. Ito po ay I believe bias statement po ito. Sabi po dito, okay? Sa Wikipedia, wala ito sa Britannica eh, no? Wala eh. So, magkaiba po sila ng ano, magkaiba. Sino po ngayon ang ating paniniwalaan dito? Pero, ang pinaka-fact po dito is that siya po ay kinomisyon niya si Jerome. Ayan. And encourage production of the Vulgate Bible with his support for Jerome. He helped reconcile. Ayan. Dito po, ito po si Jerome. Ito po yung ito talaga yung nag-translate, was an early Christian priest. Okay, by the way ha, hindi po Romano-Katoliko itong Damasus na ito at saka ito si Jerome. Okay? So, kasi po, tinawag lamang po siyang Pope, at actually ito yung pinaka-first na ginawa po nilang sentro yung Rome ng Roman Sea. Diyan po, dito po nagsisimula sa kanya. Pero since makikita po natin na pagka mabasa nila Catholic Church, hindi po ito automatic na Romano-Katoliko. Kasi po yung Catholic Church po, mga kapatid, yan ay
adjective na hindi po yan noun. Adjective po yan na ginamit ni Ignatius upang sabihin para po sa lahat ng mga Christian congregation. Like for example, si Jerome. Si Jerome po ay, sabi dyan, was an early Christian priest. Okay? Confessor, theologian, translator. Pero kung kanilang pagpipilitan po ito, oh, sige, pagpalagay natin na ito po ay Romano Katoliko kahit hindi, okay? Hindi talaga ito, no? Hindi sila Roman dahil hindi po magkaiba po ito 380 AD pa lang po naging state religion ang pinanggalingan talaga ng Romano Katoliko. That's 380 AD at maano natin yan mamaya. Okay, so dito, siya po ay Christian. Okay? Christian, sabi dito priest, pero yung priest ay pwede rin po yan bishop o kaya elders at saka pastor, which is a biblical term. Ito po interchangeable. Pero yan po mga kapatid, pagpalagay na lang natin muna. Okay, palagay natin muna. Now, what happened is, si Jerome lamang po ay nag-revise nang ginawa niyan yung itong translation ng Vulgate Bible or Latin Vulgate. Okay, hindi po sila gumawa ng Biblia at itong compilation mga kapatid, kung saan po galing itong Vulgate na ito, ito po ay galing sa, tingnan niyo po mga kapatid, oh. Tingnan niyo po ito. Itong Vulgate na ito, sometimes referred to the Latin Vulgate, is a late 4th century Latin translation of the Bible. Okay? Late 4th century. Ito yung ginawa ni Jerome na instead ang Old Testament ay galing sa, meron na kasing, una sa lahat, meron ng Septuagint. Meron na pong Greek translation ng Old Testament ng Tanakh. Okay? So sino ngayon ang nag-compile doon? Hindi po si Pope Damaso, Sir Darwin. At gusto po nating ipunto po ito mga kapatid na the Vulgate is largely the work of Jerome who in 382 had been commissioned by Pope Damaso I to revise the Vetus Latina Gospels. Now, I want you to know, bago po ang Vulgate, mga kapatid, meron na pong, una sa lahat, may Septuagint na. Ano po itong Septuagint na to? Ito po ay translation ng Greek Old Testament. Ito po yung galing po, Hebrew Bible. Kaya ang ginawa ni Jerome, siya po ay nag-translate ng Old Testament galing mismo sa Hebrew Bible, hindi niya ginamit itong Septuagint muna. Hindi niya ito tinanggap. Pero ito pong kanyang, this Old Testament. Sa New Testament naman, meron na pong bago ang Latin Vulgate na kinomission si Jerome, si Pope Damasus, kinomission si Jerome upang i-revise, o gumawa ng translation ng Latin, itong Latin Vulgate, pero meron na pong Old Latin Bible. Sir Darwin, meron na pong Old Latin Bible. Ito po'y tinatawag na Vetus Latina. Ito pong Vetus Latina, Sir Darwin, Old Latin. Ito po'y Old Latin, also known as Vetus Italia, which is Old Italian, Italian. And Old Italic, yan, siglum, is the collective name given to the Latin translations of biblical texts, both Old and New Testament, Sir Darwin. That preceded the Vulgate, na una pa. Bakit mo sasabihin na ang gumawa at nag-compile ng Biblia ay si Pope Damasus? Anong karapatan ni Pope Damasus na mag-compile, gumawa ng Biblia? Siya lamang po ay sumuporta kay Jerome at nag-commission sa kanya para i-revise po itong Old Latin Bible. This is both Old and New Testament. Meron ng Old and New Testament.
At ito, the Vetus Latina translations continued to be used alongside the Vulgate hanggang dumating po yung Council of Trent na official na po ang Vulgate na lang. Authoritative na sa Catholic Bibles itong Vulgate. Pero ito po ay ginagamit nila ang Vulgate at Vetus Latina, Old Latin. Pero Bible na po ito bago kay Damasus. Ha? Bago kay Damasus, natural. Dahil first century, natapos na po ng mga apostol, 95-96 AD, natapos na po ni Apostol Juan yung pagsulat ng Revelation. So ibig mong sabihin, wala po silang Bible at that time, isa ano, kumpletong Bible sa second century, third century. Ah, meron. Meron na. Kaya wag mong sabihin na wala pong ano. In fact, mga scholars, sabi nila, yung Septuagint version ay yun yung mga available sa kanilang time noon. Oh. So dito, mga kapatid, there is no single Vetus Latina Bible instead. Vetus Latina is a collection of biblical manuscript texts. So walang isa na isang single Bible, no? Wala. Pero collection po siya. Ibig sabihin, kinumpile na po, kinulect na po. O, meron ng compilation. Ha? Bago po kay Damasus. O, bago kay Damasus, meron na. Kaya wag mong sabihin na kayo ang gumawa ng Biblia. Wag mong sabihin na si Pope Damasus ang nag-compile ng Biblia. Ha? As a matter of fact, itong si sa panahon after na ito natapos ang pagsulat ng Bibles, ito po ay marami na pong kopya. Kinokopya na bago pa dumating sila, ito silang Damasus. Ito Damasus, no? Now, dito po sa Council of Trent 1945 to 1963, dito po ipinasok itong tinatawag na apokripa. Okay, now tingnan natin si Jerome, no? Ito po si Jerome, ha? Dito muna tayo sa Wikipedia. Ito si Jerome, mga kapatid, siya po ay known as Jerome of Stridon, was an early Christian priest, confessor, theologian, translator, and historian. Now, dito po ay he is best known of his translation of the Bible into Latin. And then his commentary. Sabi dito, Old Testament based on Hebrew version rather than the Septuagint. As prior Latin Bible translations used. Ayan, no? Meron pong Latin. Ito, pagka i-click mo yan, lalabas po yung Vetus Latina, ang pinakaunang Latin Bible translation galing po sa Old and New Testament na mga biblical texts or manuscripts. Okay? Kaya huwag mong sabihin na Romano-Katoliko ang gumawa ng Biblia first and foremost, at saka siya po Romano-Katoliko ang parang namili kung alin dito yung salita ng Diyos, alin ang hindi. Tapos ang sagot mo, si Damasus, pambihira, that is a yan po ay isa po yung blunder. Blunder po yan sa blunder po yan sa history ng pag-aaral po ng Biblia. Kaya itingnan po natin ulit itong nawala yung tingnan natin to. Okay. So, teka, lang natin. Tuloy natin yung kanyang punto para at least atin po itong masagot na lahat. Ginagather niya ang mga scriptures na nagkahiwa-hiwalay. Ginagather niya yung scriptures na nagkahiwa-hiwalay. Ano po ang inyong batayan? Sir Darwin, ipakita niyo po yung inyong batayan. Wala tayong nakitang batayan na ginagather daw yung scriptures na naghihiwalay. Grabe, no? Puro opinion po yan, mga kapatid, at hindi po yan katotohanan. Wala po tayong nakita, nabasa na si Pope Damaso ay siyang nag-gather ng mga scriptures na hiwa-hiwalay. Ewan ko kung saan niya ito ginader galing. Pero siya daw ay nag-gather. Sige. At
yung ginagather niya ng mga Holy Scriptures ay tinatawag naman ni Papa Siricius na Biblia. Si Papa tinatawag daw. Okay, now, dito po sa puntong ito, kung tinawag na Bible, for example, yung Siricius na yan, tumawag ng Bible, ay wala po sa wala pa rin sa puntong sila ang gumawa ng Biblia. Tawagin mo yan ng Bible o hindi, yan po ay salita ng Diyos. At minsan ang Diyos ay gagamit din po ng mga unbelievers. Pero yan, kung tawagin mo yan na Bible o hindi, yan po ay walang kinalaman sa paggawa at pag-compile ng Biblia. Yung pag-divide ng mga chapters at saka verses ay kahit wala pong chapters and verses ay hindi po yan, mananatiling salita ng Diyos. Mananatiling salita ng Diyos. Nilagyan lamang ng chapters and verses para po sa references upang mahanap natin. Pero kung walang chapters, walang verses, mananatiling salita ng Diyos po yan. Kaya huwag po ninyong angkinin masyado yung pag-aangkin po ninyo na kayo ang may-ari sa Biblia. Kayong gumawa sa Biblia dahil hindi raw ang Biblia, hindi raw galing sa langit, tapos nalaglag lang daw. Tama po yun. Kasi meron pong Old Testament na ibinigay sa mga Hudyo, tapos merong New Testament na ibinigay po sa mga disipulo ng mga apostol bago pa sa Romano Katoliko. Bago pa lumabas yung Romano Katoliko. So, dito po mga kapatid ay, yung mga sinasabi niya ay hindi po ito yung sagot na hinahanap na pag-compile. Yan po lahat ay walang kinalaman po itong tinatawag ditong Bible. Okay, Bible. Yung tinawag daw na Bible ay si Pope Siricius daw. Wala pong kinalaman yan sa paggawa ng Biblia. Siricius pala ang nagtawag sa Holy Scriptures na binubuo ni Papa Damaso ng Biblia. binubuo daw ni Papa Damaso. Pero malinaw po, yan po ay isang blunder. Siguro alam po niya, ay assume na alam niya, pero iba yung kanyang pinapangaral. So pwede rin pong hindi niya naalaman ito. Ito po yung blunder ng kanyang history sa pag-aaral ng bibliology o history of the Bible. At ngayon ay kaya nga ikukorek natin. Kaya kayo dyan mga kaibigan, mga kababayan na Katoliko na naniniwala na ang Romano Katoliko ang gumawa ng Biblia sa banda. Ayan po ay nanggaling sa claim na kayo ay tatag ni Kristo. Ayan po ay logical na claim kung totoo po na kayo ay itinatag ni Kristo. Pero mga kapatid, yan po ay malabo na claim. At next time po natin programa ay ating pag-aralan kung saan ba talaga galing itong Romano Katoliko. Okay? So dito po mga kapatid, makikita po natin na tuloy lamang po natin para masagot para natin yung itong mga sinasabi dito. At itong buong Biblia na ito ang nag-recognize, nag-aproba nito na ito talaga ay salita ng Diyos. It is the Word of God. Ang Simbahang Katoliko po. Simbahang Katoliko. Mga kapatid, ang mag-aproba, mag-canonize at magsabi na ito ay salita ng Diyos, ang Diyos. Hindi ang Simbahang Katoliko. Bakit mga kapatid? Kanino bang salita ito? Pagkasulat ng salita ng Diyos, naalaman po ninyo yung kay King Jehoiakim ba yun, yung sinunog, nagsulat, sumulat ulit. Salita ng Diyos yan. Ang mag-canonize, ang magsasabi na ito yung salita ko, hindi po tao at hindi po yung Katoliko, Romano Katoliko, hindi po. Kundi ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang mga piniling writers ng Bible, maalaman nila. No, marami po, approximately 40 men ang sumulat, no? Apostol, hari, shepherd, marami po mga sumulat doon. Hindi po yun mga kapatid, Romano Katoliko ang sumulat. Mga apostol, that is an assumption. Assumption lamang po yun, hindi po yun, wala po sa katotohanan. Hindi po ang Diyos mismo ang mag-canonize. Siya po ang magsabi, ito ang aking salita, isulat mo. Tingnan niyo po.
tingnan natin itong, for example, the Book of Revelation. Ha? Ang Diyos mismo ang mag-canonize. Huwag mong sabihin na ang Romano Katoliko yung magsabi na ito'y salita ng Diyos. Mali, wala kang talata na batayan at wala ka ring history na batayan. Bago pa kay Pope Damasus at Jerome, meron na pong Old and New Testament na sinasabi ng Diyos mismo na ito ay salita ng Diyos. Ito, tingnan niyo po. Si Juan, tingnan niyo. Ano po ang utos ng Diyos sa kaniya? Okay, sabi dito, saying, I am Alpha and Omega, Jesus Christ. I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia. Kasi po, meron na pong mga tunay na Kristiyano bago po lumitaw ang state religion ng Roman Empire na pinanggalingan ng Roman Catholic Church. Kaya wag mong sabihin na kayo po ang mag-determine kung alin ang salita ng Diyos, alin ang hindi. For example, ito tingnan po natin. Sabi mo, kayo ang nag-determine. Una sa lahat, ito pong tinatawag na apokrypha. Tingnan niyo po si Jerome na inyong talagang inaangkin na Romano Katoliko kahit wala kang mababasang Romano Katoliko. Tapos magtatanong, Baptist ba si Jerome? Ay, hindi po namin sinasabing Baptist, pero siya po ay tinatawag lamang na Kristiyano. Kristiyano. Wala pong Romano Katoliko, hindi po Baptist sa denominasyon. Wala po. Kaya tingnan natin, itong apokrypha, ito ay hindi tanggap ni Jerome. Later, when Jerome translated the canon of scripture and produced the Latin Vulgate, he labeled those books as apokrypha. Ito po yung nabago na, ina-edit na, pero meron po akong screenshot dito sa cellphone ko na hindi po niya tanggap, katulad ni Martin Luther, hindi nila tanggap ng apokrypha ay sacred scriptures. Ito ang sabi. Catholic and Orthodox churches consider them to be canonical. Some Protestants consider them apocryphal, that is non-canonical books that are useful for instruction. Luther's Bible placed them in a separate section in between the Old and New Testament. Now, kahit na ang King James Bible na meron pong itong translation ng apocryphal books, nasa separate section kasi nga useful for instruction and historical narration. Pero hindi po nila tanggap po yan dati na yan ay canonical books. Tapos sasabihin nyo kayo yung nagdetermine. That is added doon sa 1546 Council of Trent ng 53 people na nagsasabe to counter ang Protestantism ni Martin Luther and also sa iba pang mga Protestant na talagang naninindigan na ayaw po sa indulgence. Ayan, ipinasok ginawang sacred scripture ng Romano Katoliko ang apocryphal books. Pero kung ikay naniniwala kay Jerome, na sabi mo, aangkinin mo yung Romano Katoliko kahit wala kang nabasa, tingnan nyo, meron ba kayong nabasa na yan ay Romano Katoliko? Meron ba kayong nabasa? Ngayon, sabi niya, apokrypha. Ano bang ibig sabihin ng apokrypha? Ano ang ibig sabihin ng apokrypha? Tingnan natin. Apokrypha, ito yata Biblical apokrypha. The biblical apokrypha denotes the collection of apocryphal ancient books thought to have been written some. Ayan, no? So ito po ay hindi tanggap ng tanak ng mga Hudyo sa Old Testament. Bago po kayo dumating, may Old Testament na. Yung Old Testament ba, dati ay tinatanggap ba sa tanak? Yung inyong apocryphal books, hindi.
Pero meron, hindi po din, wala tayong ano issue na meron. Anong purpose para sa historical na para po sa history magagamit nila, and then a devotional o anumang mga instructions doon. Ginagamit nila 'yon. Pero hindi po 'yan hindi po 'yan kasali sa sacred scriptures. Meron po akong screenshot diyan sa kay Jerome dati. Tingnan natin. Tingnan ko po dito sa documents. Baka mapakita ko po sa inyo. Apokrypha. Ayan, apokrypha. Tingnan ko po yung itong apokrypha, kung ito ba yung screenshot po dati. Naiba yung ano eh, naiba po yung statement doon eh. Pabago-bago kasi yung online na encyclopedias. May mga ilang tao dyan na mag-update. Mga feeling tao. Pero, anyway, ano naman nila yun. Hindi naman malayo yun sinasabi. Ito lang, tingnan ko po kung ito ba yung aking screenshot doon po sa issue na yan. Ayan, ito po yung screenshot po natin dati. The Catholic Church provided its first dogmatic definition of its entire canon in 1546, which put a stop to doubts and disagreements about the status of the Apocrypha. Martin Luther, like the Catholic Church Father Jerome, favored the Masoretic canon for the Old Testament, excluding apocryphal books in his non-binding canon as unworthy to be called properly, unworthy to be properly called scripture. Ayan. Ayan, no? Apocrypha, no? Terming them, ayan, no? Luther did not include the deuteronomical books, deuterocanonical books in his Old Testament, terming them apocrypha, that are books which are not considered equal to the Holy Scriptures but are useful for good to read. Ayan po yung naunang statement ng ano, pero ngayon ay naiba, pero almost the same din naman, wala namang, hindi naman malayo ito. Ayan, no? So, dito ay nabanggit yung Masoretic text. Ano po yung Masoretic text? Ito po ay, tingnan natin, Masoretic text is the authoritative Hebrew and Aramaic text of 24 books of the Hebrew Bible. And then Jerome favored that itong Masoretic text. nasaan yung Bible ninyong 72 books na paglalaban pa rin nyo? Ha? Nasaan? Kung si Jerome man o si Damasus man ang gumawa, unang gumawa o kaya nag-compile, kasi yun itong tema natin ngayon, nag-compile, bakit hindi niyo pinaniniwalaan yung unang compilation po nila, ginamit po ni Jerome Masoretic text, because hindi po nila matanggap yung apokrypha. Ayan. So dito po mga kapatid ay, meron pa ba yun? Okay, ating, parang wala na yata. Okay, ituloy natin. Sa pamagitan ng kanyang konsilyo, ating pakinggan ang mga konsilyo na nag-aprobar nito na ito ay salita ng Diyos. Unang konsilyo, kapatid na Francis, ano ba ang unang konsilyo na nag-aprobar nito? Council of Nicaea, 325 AD. Pangalawa. Council of Nicaea daw. Sa Council of Nicaea daw, inaoprobahan daw ang Biblia na salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala pong Biblia ang mga tao. Hindi nila alam alin ang Biblia, alin ang salita ng Diyos pagkatapos itong naisulat ng mga apostol. Akala ko ba kayo'y naniniwala na ang iglesia ay hindi naiwaw o hindi nawawala? Okay? Pagkatapos na ito'y isinulat ng mga apostol, nahalo ito sa mga maraming aklat, tapos 325 na lang sinimulan na ideklara na ito'y salita ng Diyos. Ang bira, mga kapatid.
Napakalaking kasinungalingan po yun sa pananampalataya. Hindi po yan katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos ay una po itong ibinigay sa kanyang mga tagasulat. At ang mga tagasulat, sila po, alam po nila na yan po'y salita ng Diyos. At pagkatapos na ito'y isinulat nila, ito ay ibinigay sa mga disipulo o mga membro. Eh, natural, yan po'y ikikip at itatago, iingatan. Pagka meron ng something dyan, ay yan ay kukopyahin ng mga scribes. Kukopyahin yan para ma-preserve po ang salita ng Diyos. Bakit? Basahin natin yung ating keynote kanina. Sabi po dito sa awit 12:6-7, the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Matthew chapter 24, ano pang sabi doon? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya hindi po ito na wala ang mga salita ng Diyos na halo sa mga maraming aklat tapos pinili raw. Pagkatapos na pinili, diniklara pa ng mga konsilyo. Ito salita ito ng Diyos. Ang bihira yan. Okay, tingnan nga natin yung konsilyo ng ni Constantine. As if nandoon na sila kay Constantine. Saan nga ba yun? 46? Let's see. Okay. Heaven and earth shall pass, 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ang mga Kristiyano first century may Biblia po, kahit ipagpalagay natin na, hindi isa talaga, pero meron silang manuskrito. Meron silang manuskrito. Meron silang biblical text. As a matter of fact, binasa natin kanina, hindi niya alam na meron na pong Betus Latina bago pa kay Damasus. Ayan, no? Blunder po, Sir Darwin. Napakalaking blunder. So at least ay malinaw na po, mga kapatid, na yan ay ito pong mga itinuturo dito ay wala pong katotohanan. Tingnan po nga natin yung Council of Nicaea. Kung ito ba ay dinideklara na dinideklara ba ang salita ng Diyos na salita ng Diyos ito? Anong meron dito sa Council of Nicaea? Council of Nicaea? Tingnan natin. First Council of Nicaea. First Council of Nicaea. Okay, ito po ang information dito sa Wikipedia. Ecumenical Council of the Church. Nicaea was first time any attempt to summon general to ang naalaman po natin dito ay si the church in every part of ito ni Constantine. So, dito po which stage he revoked an ecumenical council? Yeah, 382 to Damasus, First Council of Constantinople. Christology po ang marami dito eh. Pero marami pong dito, naka-attend. Okay. Hindi ko po makita ang agenda dito, rule. Procedure, Nicene Creed, a promulgation of canon law. Ito. The council promulgated 20 new church laws. Promulgated pala ito. Saan pa dito? Wala ako, Arian controversy. Wala namang sinabi dito na ito po ay pagdideklara sa mga salita ng Diyos. Ang problema, mga kapatid, is ang nakikita po natin ay puro salita, puro opinion, at puro yung mga
Wala po tayong nakitang ano eh, wala tayong nakita na ipinakita dito sa video na ito. Pero at least ay napatunayan natin na isa pong kasinungalingan po yan, na si Pope Damaso ang nag-compile ng Biblia. In fact, gumawa pa. No? May mga nagsasabi pa sila na gumawa. Oh, tapos ang gagamitin na Pope Damaso, na hindi mo naman na mababasa na si Pope Damaso ay Roman Catholic, kahit may Catholic. Pero yung Catholic, okay, tingnan po natin, ipakita natin sa kanila kung anong ibig sabihin ng Catholic ka. Pero siguro sa ano na lang? Ha? Kasi ano natin yan, sa next natin eh, ang nagtatag ng Roman Catholic eh. Catholic Church by Ignatius. So, Ignatius was the first one na gumamit dito, pero tanungin natin kung yun ba ay Roman Catholic Church. Sabi ni Ignatius, Catholic term. Ito sabi, Catholic term. Okay, yan. Ito po ay the first known use of Catholic was the Church Father Saint Ignatius of Antioch in his letters to the Smyrnians. In the context, ano po ang ibig sabihin? Sabi dito, Ignatius attributed. Okay. Let's see, ano ba ang ibig sabihin dito? Andito ba yung meaning o sinabi niya? Meron siyang sinabi dito, mga kapatid eh. Saan ba yung sinabi niya? Sinabi niya dito yung ang ibig sabihin ay aggregate of all Christian congregation. Wala ba dito? Kasi dito na lang natin hahanapin. Okay, i-ano ko lang ha, i-click ko lang ito. Pakita lang natin yung ibig sabihin ni Ignatius ha. Kasi po, akala po nila pagka makabasa ka ng Catholic, ayan po sa logic ay fallacy of equivocation. Dalawang salita, magkaiba po yung Catholic Church sa Roman Catholic Apostolic Church. Hindi magkaiba po yun. Ang ibig sabihin po, aggregate of all Christian congregation at marami pong Christian congregation sa panahon ni Ignatius, hindi lamang po, hindi wala pong Romano Katoliko doon na lumabas. Wala pa kayo doon. Kayo po ang state religion ng Roman Empire na Christianity, inadapt lamang. Kaya wag po nating sabihin na kayo po ito. Pero tingnan po natin, atin pong anuhin yung sinasabi dito kay mismo kay Ignatius, mga kapatid. Tingnan natin ha, para kayo po ay maliwanagan yung mga nagki-claim dyan. Tatawa tayo dyan. Sa mga nagki-claim ay napakalayo po ng inyong claim ha. Wag po masyadong paniwala sa mga claim ng mga CFD. Dahil hindi po lahat ng claim ninyo ay tama. Okay, tingnan po natin ito ha. Okay, dito, ano po ibig sabihin? Ignatius means by Catholic Church, the aggregate of all Christian congregations. Kaya hindi po, lahat ng Christian congregations, hindi po Roman Catholic Church, para sa kaalaman ninyo. Ngayon, for example, sabi nila, in the first 1,000 years daw, isa lang daw yung Kristiyano. Mali. Wala pang, may mga Polisyanism na po. 7th century Christian po ito. Marami kasing Christian congregation. Ano pa, may mga Montanism. Christian din sila. Novatianism. Early Christian sect. Maraming Kristiyano. Sa panahon noon, wala pa pong Romano Katoliko. Ano pa? Ito pong, yung termino, dito kayo nagsisimula. Ito po, ating pag-aaralan po ito kung saan din nagsisimula. Pero dito malinaw po na declared Catholic Christianity the official religion of the Roman Empire. Ayan po galing. Kaya, teka ha, tingnan po natin yung iba pang
yung terminong Katoliko, automatic ay akala po nila ay Romano Katoliko. Ayan, ito po yung etymology ng Catholic Church, no? The term, yung Catholic Church, yung termino, has been incorporated into the name of the largest Christian community. Incorporate lang, ikinapit. Kaya yan yung Catholic Church na, yung term has been incorporated into the name of the largest Christian communion, the Catholic Church. Pagka sinabi dyan, naging noun na yan, hindi na po adjective yan. Also called the Roman Catholic Church. Para lang sa kaalaman ba. Pero next time ay tingnan po natin yung claim na Roman Catholic daw founded by Jesus Christ. Yan po ay walang katotohanan. So, ayun po mga kapatid, no? Malinaw na napamalian po natin itong claim ngayon ng isang pari na si Sir Darwin, na si Pope Damaso in 3rd century daw, siya daw yung nag-compile ng Biblia. Ang Vetus Latina ay magpapatunay na ito po ay maling claim at maling turo. Wala pong batayan sa history na ito pong, tingnan po natin yung isa pa, itong sa, isa na lang, ito pa rin sa Vetus Latina, sa, dito po sa Britannica, para at least dalawa yung ating babasahin. Okay, basahin natin, dalawa po ang mabasa natin. So ano ba ang Vetus Latina ayon kay Britannica? Ano ang Vetus Latina ayon kay Britannica? Vetus. Meron ba siya? Vulgar Latin original. Wala yata siya eh. Vulgar Latin. Okay. Jerome tayo. All right. So, okay, almost tapos na po tayo. Iyan na lang natin itong last na lang. Andito tayo sa center room. There, let's see. Online. Okay, let's see. Ito, the Vulgate. Wala siyang dito sa Vetus Latina. Si Wikipedia lang, mga kapatid. Okay. So dito po nakikita po natin mga kapatid na kahit ang itong Vetus Latina bago po sa Latin Vulgate ni Jerome ay meron na pong Old and New Testament na biblical text. Kaya ito po ay galing doon. Okay? 4th century pa si Jerome, hindi po siya 3rd century. 4th century pa. Mali-mali po yung sinasabi ni Padre Darwin. Okay? So, yan. No? Yan lamang po, mga kapatid. At nawa meron po kayong natutunan dito ngayon sa ating programa. Basahin po natin.